Yes, Benedict, gaano na karami itong mga residente na sapilit ang inilikas ng PCG at kamusta na ang sitwasyon dyan sa mga evacuation center? Joanna, wala pa nga tayong eksaktong bilang kung ilan na yung mga nailikas at sa ngayon ay wala pa rin dumadating na mga evacuee sa isang evacuation site dito sa Tagaytay City. Ngunit bunsod nga ng muling pagtaas sa Alert Level 3 ng Bulkang Taal, ay ipinag-utos ni Philippine Coast Guard Admiral Artemio Abu ang heightened alert sa PCG South Luzon. Kasabay nito ay nagpatupad na rin ang PCG ng forced evacuation sa mga residente ng Volcano Island. Nag-dispatch na rin ang PCG Batangas ng Deployable Response Group upang bantayan ang sitwasyon at susunod pang aktibidad ng vulkan. Ang Volcano Island nga, Joanna, ay inilagay sa permanent danger zone ng PIBOK simula nung sumabog ito noong January 2020. Pero may ilang mga residente pa rin ang mga palihim na nagtutungo dito, lalo na may mga fish pens sa paligid ng bulkan. Kabilang sila ngayon sa mga titignan ng PCG upang sapilitang ilikas dahil nga sa banta ng aktibidad ng Taal Volcano. Samantala, Joanna, nakahanda na rin ang ilang evacuation center sa Cavite para sa inaasahang pagdating ng mga evacuees. Sa ngayon nga ay wala pang dumadating dito sa Tagaytay City at nakahanda na rin yung mga response assets ng PDRRMO sa Cavite para sa pagtugon sa mga pag-ililikas nga mula sa Batangas. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Joanne. Yes, Benedict, ito ay forced evacuation na yung ipinatutupad dyan ng PCG. Papaano ang gagawin ng mga otoridad kung sakaling merong mga residente na talagang magpupumilit, na magpaiwan at ayaw na pumunta sa mga evacuation center? Oh, Joanne, wala na nga silang magagawa dahil sapilitan na nga silang ililikas ng PCG dahil nga dito sa inaasahan nga panganib dito sa pagsabog ng Bulkang Taal, Joanne. Alright, maraming salamat, Benedict Samson.